Good evening, my friend, no? Sorry, bago lang ako naka-umpisa kay ang anak kong, hindi ko marunong lahat ito, ang anak ko ng lalaki ang nakaalam nito bago lang siya dumating. Kaya, yan. Sabi na, ako naka-ano sa inyo, kinaantay pa natin siya, no? Na dumating para ma- turuan niya at ma-operate siya ang akong aking cellphone. Kaya ito na. Ang topic ko natin siya ngayon ay about naman karakter natin, no? Na masama pala ang patutunguhan. Yan, siguro gani ang dahilan ng mga mag-asawang naghiwalay dahil sa karakter na ito. Kaya kailangan na nating burahin ito, no? I-eliminate na sa buhay natin at kalimutan natin hanggang kailan, no? Nabuhay tayo. Huwag na natin ulit-ulitin yan kay hindi maganda ang result, no? Yan ang maghatid sa atin sa ng kung hindi mag-away masuntok tayo, ma-black eye o kung ma-ano tayo ng mister natin, yan ang atin hindi na ng kailangan na natin i-eliminate sa buhay natin. Ano ba ito? Don't dwell in your past mistake, learn from them and move on. Na, yan no, ang nabutang nito ni Lord, oh. The Lord says, don't not remember the former things, nor consider the things of old, behold, it will do the for a new thing, no? Now it shall spring forth, shall you know how it, I will even make a road to the wilderness and river in the desert, no? Kaya yan ang kwan Lord dito sa atin, mga mistake, mga nangyari sa buhay natin na matagal na, kung mag-away tayo mag-asawa, example, like number 2 siya, yan naman ang ating pagkuhan sa away, no? Doon ka na lang sa number 2 mo kay kung dito ka, away ka lang na away sa akin, pasaway lang ka, pasaway. Yan ang hindi pala mabuti. Kaya ang patutunguhan sa niyan, tayo ang nag-ano sa kanya, na nag-ibita sa kanya, na doon na siya tatira sa number 2 niya. Kaya yan ang masamang loob mo. Pero ikaw pala ang may kasalanan, no? Kaya ikaw ang nagsabi sa kanya, ti. Kung hindi mo kami gusto ng mga anak mo, turun ka na lang sa number 2 mo. Yan. Ang hindi mabuting ekspresyon, mag-away kayo na noong matagal pa na silang may relasyon ng lalaki yan. Kaya ang ating gawin dyan, hindi maghiwalay. Hiwalayan natin siya. Huwag nang ang nakalipas na nangyari, balik-balik mo pa, na hindi naman masolusyonan yan. Kay nang hindi naman natin yan masolusyonan dahil na hindi na natin siya mapahiwalay sa number 2 niya. Kaya ang gawin na lang natin, support na lang tayo. Kung so, ayaw na sa atin ng ating husband, bigay na lang. Huwag lang magdamot bala. Huwag masakit ng banta, sana. Pero wala na tayong magawa. Isa pa ng dahilan,
tayo naman ang nag-ano sa mister natin na hindi siya anang titira sa bahay natin kay away tanong away. 2 years na o 3 years na silang may relasyon nang every night yan ang salubong sa kanya. Imbes na mahalin mo siya, servisyuan mo siya para nang makita niya mas magaling ka pala sa number 2 ya. Babalik sa iyo. Pero kung away ka na away at ang nakalipas ng nangyari na hindi naman natin masolusyonan, ano mo pa, every night nga pag-uwi, ganyan na ang topic natin. Kaya ang nalagay dito na nang don't dwell on your past mistake. Learn from them and move on. Nakalimutan na lang natin. No? Pabayaan na lang natin. Kung mahirap mong bawiin ang asawa mo, ano na lang, ibigay na lang siya number 2. Huwag ka naman niya mag number 2 kay masama yan. Hindi naman yan ang solusyon. Ikaw na yan, ang revenge na niya ang ibig sabihin. No? Nang ano, number 2, nag-number 2 siya, number 2 mako hindi naman napatas. Pero hindi pwede. Tayong mga babae, masama ang tingin ng tao sa atin. Kung may anak tayo, dapat na kung babae, teka, kabawa naman. Kaya ang sabi sa matagal ng mga pahamayin bala, ya, kung ano ang puno, ganyan din ang bunga. Ang anak mong walang kasalanan, kay nag-revenge ka sa mister mo, nga nag-number two ka rin, ano ang anak mo? Hindi ako magkasawa dyan. Hindi ko na siya misisyon. Nga, ang ina niya, kwan, ng ano, puta, no, hostess, o ano, may nang nagpakabit. Sino ang kawawa? Ang anak mo. Kaya huwag na. Pag ang tao, huwag nang hindi ka na mahal, huwag mo nang pilitin. Ibigay mo na lang kung sino ang mahal niya. Sport na lang tayo. Yan na lang gawin natin, oh. Basta, ito ang importante pala, ang nakalipas na huwag na natin, kay maka-trouble sa ating buhay, no? Kaya, eliminate na natin yan. Huwag na, no? At kung ang mister tayo maganyan, huwag tayong magkling mo o ganyan. Gawin ko naman. Pero, ang mga babae, masama sa magawa ng mga lalaki. Ang mga lalaki, okay lang na sila. Sa number 2, number 3, number 4 pa sila, okay lang na sa kanila. Ya, kay lalaki sila. Po tayong mga misis, hindi mabuti. Kay manang ang tingin sa atin ng mga tao, mababa. Walang respeto na ang tao sa atin. Kalabitin kasi mo na. Nang ano tayo, pay tayo. Okay, mabuti bala yan? Ganyan ang approach ng tao sa iyo. Sampalin mo siya, pero wala, totoo yan. Totoo yan na ano ka, minsan akala ng taong yan, minsan kanino kaya papait ka. Pero hindi ganyan. Nang gusto mo lang ang asawa mo ay magsakit ang loob din, kahit nagpaano ka naman sa ibang lalaki. Pero yan ang hindi mabuti natin gawin. Advice ko sa mga babaeng magselos sa mga asawa, sa mga ganyang babae,
pabayaan mo na lang. Mga puta yan, yan mga hostess yan, pabayaan mo. Sige lang sila. Ikaw, formal na babae, huwag kang magagawa ng ganyan. Na ang mister mo, number two ka man. Number three ka man. Hindi. Napaka-kwa naman nimo, napaka-mura naman ng flower mo, napaka-mura. No? Ang mga flowers sa ngayon sa market, ang mahal na, may 200. 300 ko nami ang design, 500. Pero ang flower mo, napaka-barato pala. Ikaw ha, awa ka na tawa. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Pero dahilan yan, nagkwan ka na may kaaway ka bala ng ano ka, magagawa ka naman, suntok, sinuntok ya ka, susuntokin mo rin siya. Kaya anong ibig sabihin na, hindi ko na pan ang ibig sabihin niyan. Kaya, puro sa mga ganyang gawain, huwag natin gawin yan. Pabayaan mong mister mo na mag-ano siya kung sinisino na. Walang masama dyan, kahit lalaki siya. Tayong mga babae, conformal tayo, huwag natin maging mura tayo sa paningin ng tao. Mga mura bala, bayaran ka ng 50 pesos o 100, kuan ka na? Ready ka na sa mga nang skor ng ganyan. Kayo ha? De kwa yung mga Malaysia ng mga ganyan, aton na kwan lang ito lecture na ang ating past mistake ay wag na mag-away tayo, huwag nang ibalik ang mga niyang mga message. Kay marami ang sa buhay mo niya. Una na sa lahat. Kung ang mister mo ang ganyan, mawalaan ka ng mister. Mawala na nag-suporta sa iyo ang makain. Pupunta ka pa to sa bahay ng number 2 at ng asawa mo, mahingi ka to ng sustento ninyo. Di? Ikaw ang original. Ikaw ang luluhod sa babaeng number 2 para lang mabigyan ka muna ng makain. Wala naman. Kung nagid, mura ka nagid. Kaya huwag na. Yan advice ko. Kung ganyan ang mister, pag-uwi, pakainin mabuti, entertain na hints. Ikaw ang magligo sa kanya na parang batang maliit. Para siya. Wow! Kasarap pala ng asawa ko. Siya nagligo sa akin. No? Na ganyan. Kung ganyan sila, ibalikan mo ng mabuting gawain. Para yan ang ating technique para mabawi natin ang ating mister. Yan ang technique. Kala mo ano? Yan. I-attendin sila, huwag awayin nang daw wala ka lang nakita sa nagwawaya. Ibang tawa din yan. Sa mga flower na ganyan, ibang tawa din yan. Mga kwan, mga pasado ng mga flower na yan. Hindi na ako, nalanta na to. Hindi magandang tingnan. Kaya yan ang gawin natin. Pero ang dahilan ay ang past mistake na balik natin. Kaya yan ang ating solusyon. Ang mga past nakalipas na, huwag na lang i-apply sa buhay natin, no?
kay walang mabuting may idudulot yan sa atin. Pero with you yan. Kaya yan na lang, ano? But, nang one thing I do, forgetting that is behind, training for to watch what ahead, a press on toward a goal to win the prize for which God has called me heaven and Christ Jesus, no? Na yan, no? Ano sabi niya? Di maganda yung mga ganyan, no? Besides si Jesus nagsabi dito, no? If you have been to constructive criticism, that will be at home among the wise. No, amo na iyang gawin natin. Huwag na natin kuno ang anuhin ang mga nakalipat na mga nangyari sa buhay natin. Go on na tayo. Move on na. Sige na, sige na. Kung ano ang bagong ng maano natin sa buhay natin, no? Na muna lang na ang gawin natin. Hindi na natin i-entertain ang mga nakalipas nating mga nangyari sa buhay, kay hindi naman yan mababalik. Wala naman tayong ma-gain. Nyo? Wala naman. Yes, sayang, nangkwan lang yan ng mga perwisyo lang sa buhay natin. Na siya magdulot ng magsisig hanggang huli. Yan ang example ko sa iyo sa mister. Na doon na lang siya sa number 2 kay kung dito na naman siya nang makain, sige kain niya, sige ano-ano ng herya, ng hedya, na ano ang ng katawan niya, na masumasahi, ikaw niya, away ka ng away, you are useless. Kaya yan ang gawin natin. Ang nakalipas ay hindi na maibabalik yan. Kaya gawin natin, pabayaan na lang. Kung may kasalanan ang ating mister, forgiveness is one of the most misunderstood subject at is Bible. No? Amo na ang forgiveness ang ating gawin. Hindi revenge, no? Kaya yan ang ating gawin. Mga isang dahilan na mga magkaibigan, ganyan din. Ang away nila noon ay binalik nila. At ang ginawa ng isang kasama mo sa trabaho ay inaano mo sa kanya. Oh, itong ginawa mo noon sa akin, gawin ko yan sa'yo. Ngayon, te. Pero, sino ang maanuhan dyan, kundi ikaw, nawalan ka ng kaibigan. Dahil sa, ano mo, sa mouth mo nga, hindi mo nasipiran, o hindi mo natipan. Kaya ganyan ang gawin natin, ha? Nga huwag tayong nakalipas natin nangyari sa buhay natin. Go on tayo, forget tayo sa mga nakaaway natin para wala na tayong maging kaaway, no? Delikado sa ngayon nga sa ngayon nangyari nga daan. May delikado tayo. Bakit naman? Hindi nyo ba alam? Kung may ganyan ang mister mo, marites mo siya sa. At ang babae niya, marites mo. Hindi mo ba alam? Nag-away kayo. Doon kayo sa police department. Sino ba ang may kasalanan kundi ikaw? Kahit ikaw ang nagmarites mo.
tismis, kaya na nang tismis, oh. Eh, kung hindi naman niya sabi ang babae na, hindi, wag, hindi totoo yan. Hmm? Anong ebidensya? May anak kami ba o nagbuntis ko ba? Wala, wala kang relasyon na misterya. Oh, kung ikaw ang pulis, sino ang dakpin? Sino ang prisuhin kaya nag-block eye ang number 2? Sino sa'yo? Abe? Hindi, ikaw na number 1. Ikaw pa'ya ang na-priso na inagawan ka na ng mister. Hindi ka tawa-taba ka. Kaya yan na lang gawin natin. Kung hindi ng mister natin, hindi tayo mapilit yan mo. Sa gustuin mo man na siya, hindi mo siya mahila na, kamaya, ano may naman, tayo na po, uwi na tayo. Ano yaka, kundi, na ano ka sa kartsada. Sinong, ano yaka, ikaw yun ya. Ikaw naman ang may kasalanan. Umuwi na ako sa iyo. Minayaan ko ng number 2 ko. Eh, pag uwi ko, away ng away. Ang nakalipas na nagbago na kong buhay. Eh, ganyan pa rin ang ginatapik mo. Kaya, mabuti na lang maghiwalay na tayo. Kung sa number 2 ako, wala akong problema na wala, hindi ka ako niaway ng number 2, nang kakain pa ako three times a day. Dito ya, nang one time lang, inaway na ako, hindi na ako kakain ng 3 times. Kaya, yan ang leksyon natin, na huwag tayong magmarites. Yan, hindi nyo ba alam? Yan ang anulo ni Bongbong Marcos, ang president natin, nga ang magmarites, prisuhin. O kaya multa from about 400 balato mo, at hasta 200,000. Sa marites mo lang, nawalan ka ng 200,000. O kung gusto mo, prisuhin ka. Siguro 1 year to. Yan. Kaya sa ngayon, magkuhan ka na, mag-ano ka na ng bibig mo. Ang mga ano mo, ang labi mo. Ano mo na lang isipiran o kung masakit yan. Tape na lang. Maski ang tape, masakit yung kunin mo. Huwag na lang mag-marites. Kaya walang pera makuha dyan. Ang marites, ikaw ang makuha ng pera, mawala ng pera. Kaya, that's ang leksyon natin sa mga nag-away na pabalik-balik ang topic. Huwag natin gawin yan, ha? Huwag na. Kalimutan ang nakaraan. Punta na tayo sa buhay bago na magplano ng kung anong mabuti sa buhay natin. Kung nakita ng mister natin na hindi ka na nager at saka nang mabuti kang asawa, na marunong kang nang wala siya, marunong ka nang maghanap ng mga hanap buhay para makakain kayo ng anak mo. Kaya kundi may ano siya na babalik sa iyo. Ang sawa ko pala ay mabuti sa maghanap ng pera. Kaya una ko, ang aking number 2
Yung nga, ano lang, ang nang away ako kay hingi lang ng pera, nang hingi ng pera. Yan ang gawin natin para mabawi natin ang mister natin. Eh, gawa natin ng mabuti. Ipakita sa kanila nga, mabuti yung asawa ka. Yan ang gawin natin. Na? At pagbalik nila, huwag na natin ano ang topic na yan. Hindi na ang nakalipas na mga nangyari sa buhay ta, kalimutan na lang natin. No? Para ngang maligaya ang buhay natin at ating mga anak. Para makaplano na tayo sa buhay natin na ang mga anak natin maging professional na sila sa huli, na hindi sila kawawa na ang gawain nila ay sample. Kung babae waitress, ay pagod at sa magabi ng kailangang mag-serve sa mga makain. Kung kwa naman, lalaki naman, hala, kargador naman, pagod naman. Yan lang sa dahilan tayo ang may kasalanan. Away tayo ng away na ang topic ay nakalipas na. Yan ang tayong wala natin attention sa mga anak natin. Kung ano ba ang nangyari sa buhay nila. Mabuti ba ang kanilang buhay? O kung sila? Yung ano ba lang, medyo hindi sila nakapag-aral. At sa lang sila grade 6. Sa bang ganyang grade 6 lang ang natapos mo. Ano ang saan ka tatrabaho diyan? Anong imo position mo diyan? Kundi kargador ka at ng waitress, uyaya ka o ano ka sa bahay, housekeeping ka da, na? Di yan ang may kasalanan tayo. Kaya ang tayong mag-asawa nagwalay sa mat natin na mga away bala na noon pa ang nangyari, nag-number 2 ang mister, sige away na away everyday. Di yan. Di, ang mister natin na hindi na hindi yan na makaya ang away na away everyday. Alis na lang sa atin bahay, no? Maghanap siya ng bahay na walang away. Masarap magtira sa bahay na walang away. Doon na lang siya. Hindi na babalik sa inyo. Pero ikaw na ang mistress ang may kasalanan sa iyong hindi saktong pagtrato sa mister mo. Kaya mga prenda, huwag gawin yan. Well, ang maraming mag-asawa na nagwilay sa ganyan. Ang mga 5 years na nag-number 2 ang mister, yan naman ang topic. Pero 5 years na yan. Wala na, nagbagong buhay na, pero kung mag-away, nandyan pa ang ginawa nag-number 2. Kaya, leksyon na sa atin. Ha? Huwag na ang nakalipas. Kaya malaki ang idudulot na perwisyo sa atin at siya pang dahilan na kung ano ang mabuti para sa atin, disgusto ang taong tumulong sa atin. Kaya ganyan ang atin ugali, kalaaway tayo. Kaya yan ang ma-advise ko sa inyo, ha? Ang nakalipas, pabayaan na lang. Ha? Forgive na kuno at forget. Yan na lang ang ating gawin. Kay para masarap ang buhay. Kung ang mag-asawa hindi nag-away. At saka ang mga kaibigan din.
at iwasan ang marites. Kayan ang pinaka delikado sa ngayon. Kay kung mapriso ka na may nagmanites kay kaya ya. Oh, anang laws ng ating president ng marites, oh, may napriso na. Yan. Yan ang gawin natin. Wag magmarites, wag mag-story ng 5 years, 10 years na ang nakaraan, mga nangyari sa buhay natin. Piano friend, okay ba sinyo yan? Ang luna yan. At atin luna yan. Hindi kay Bongbong Marcos na president natin. Ang ng mga nakalipas nga mga nangyari sa buhay ta, wag nang ibalik sa story. Atin lo yan ha, mga friends. Ay, taba ka na, taba siya. Pawat ka na. Sige na. Yan na lang. Ating topic, gawin natin ang ano. So, forget na lang sa mga nakalipas nating buhay. Yeah, mga friends. Nang ano tayo, siling ni Lord Jesus, ha? Sa cheerful life. Kaya, isa ng lunes ni ano, ni ng commandment ni Lord Jesus. Sa 7 senses natin, huwag mag-ano ng masama sa mga tokbala sa mga nang ano natin, mga kapitbahay o mga ano-ano dyan, no? Yan, isa na sa look. At saka huwag mag number 2. Yan, may aral na sa loon natin. Yan na lang gawin natin. Hindi na lang tayo number 2. Hindi na mag-marites at saka hindi na magkwento ng 5 years na o 10 years na ibabalik pa. Ang nakalipas na mga kasalanan natin, wag nang itapik sa ating kwento. Ha, excuse na? Na ano na ako? Kaya, dyan na lang tayo. Nabuna ako, te. Yan ang nakasalanan ko. Kaya nagmarites ako. Kaya ganyan, ipinaubo ako ni Lord. O, nang aking, ano, nang aking, nang, tangna ako, no? Nambat niya, nang ubo ka na, kay para sap ka na dyan. kaya, mga friend, ha, huwag kayo magalit sa akin, ha? Kuan lang natin ito, topic. Pero ang ating ginaya, title sa topic natin, ang nakalipas, huwag nang ibalik pa. Ha? Yan ang ating nakuha na kay paanuan ko ito sa anak ko. Kay... okay na, excuse na lang. Thank you na lang mga friend. Ito, ako nga. Yan na lang. Thank you na lang ba, friend? Oh.